Hi mga ka-planters! This is Mommy Lovely. Kung mahilig po kayo sa mga halaman at mag-plant hunting sa iba't ibang mga gardens, please do subscribe on our channel, i4emmanuel, at paki-like and follow na rin po ng aming Facebook page. For today's vlog ay ipapakita ko po sa inyo ang masasabi kong masterpiece ni Daddy David bago siya talaga bumalik sa kanyang trabaho. So ito po yung aming pinagkaabalahan na itong mga nakaraang araw at linggo. So tayo na po mga ka-planters at ipapakita ko sa inyo ang aming bagong greenhouse. Ito na nga po ang aming bagong greenhouse. So talaga nakakatuwa lang po at nakaka-proud, especially kay Daddy David, kasi ito pong greenhouse na ito ay medyo pa last minute na namin tong naisip. So di ba dati kapag nagpapakita po kami ng aming mga plant collections, most of the comments would be, Mommy Lovely, dapat may patungan na kayo, dapat magpagawa na kayo ng plant rack. So dun sa bahay po kasi namin, medyo talagang limited talaga yung space and medyo wala pa kaming budget pampagawa ng ng plant rack. Tapos naisip namin ni Daddy na since magsa-summer na nga rin naman, so syempre yung mga halaman medyo dumadami sila, and pag summer time, alam naman po natin, 'di ba, based on our experience last year, na talaga medyo marami tayong halaman na na-damage. So yun yung gusto naming hopefully ay maiwasan po this time. So make sure na panoorin niyo po till the end of the video, dahil ipapakita po namin kung saan namin nabili ang net na ginamit po namin dito po sa aming greenhouse. So nakakatuwa lang kasi every corner of the greenhouse po talaga ay may touch of Daddy David, may touch ko, may touch ni Papa Ola, ni Nanay, lahat-lahat na po. So nagtulong-tulong talaga kami dito po sa aming munting greenhouse. So tayo na po, ipapakita ko sa inyo yung kung paano namin dinesign yung plant rack, tsaka kung paano namin, especially po yung pinakabubong niya, kung paano yung ginawa namin design and yung layering ng net and ng plastic. Kasi for us, it's very important na syempre yung circulation ng hangin, and also we need to take into consideration din na hindi masyadong maging madilim, since pag summer naman po maliwanag, pero pagka nag-rainy season, medyo madagim, madilim, ba? Diba? So, yun, inisip din namin yun. So, sobrang natutuwa lang po talaga ako sa greenhouse na ito kasi in-imagine ko na magkaka-greenhouse kami, but I've never imagined na ganito yung kakalabasan. Maliit lang yung greenhouse po namin. We have a very limited space and very thankful and grateful na biligyan kami nila Papa ng small space dito sa kanila na mag-put up ng another greenhouse. And ang nakakatuwa kasi is yung design na sa isang napakaliit na space na manage namin na makapaglagay ng ilang halaman, ilang plant rack, and ang masterpiece ni Daddy David. Papakita ko yan sa inyo lahat-lahat. Yan, so pagpasok pa lang, daladala pa rin namin ulit yung aming pintuan, yung aming screen. Nandyan pa rin siya. Kinuha namin siya dun sa unang greenhouse natin. Tapos, pagpasok ninyo on your right side, etong rack na ito. Parang isa lang siyang lamesa na single. Ayan, ganyan lang siya. Tapos sa baba niya ay pinatungan lang namin siya nito. Extrang bakal yan ni Papa Olan. Kasi ang balak namin talaga ni Daddy dito is open lang siya. Tapos kung may mga crates kami or meron kami iba pang halaman, makakapaglagay pa kami. But this one, this particular space, hindi namin siya pinalagyan ng layering. Kasi ay window ito ng pamangkin ko. So ayaw naman namin i-block yung liwanag totally papunta sa kanyang kwarto. Kaya ganyan lang siya, single rack lang siya. And as you can see dito, umaga pa lang kahit hindi pa ganun katirik ang araw,
is maliwanag na because of, ayon. Ayan, so because of the plastic. So, yung taas namin, ayan, so kung mapapansin po ninyo, medyo paarko yung aming ginawang parang pinaka-roof niya. Ayan, so eto siya sa loob. Ayan, so paarko siya. So talagang, parang kumbaga i-high ceiling. High ceiling yung aming greenhouse. Para at least, kahit mag-summer time, mainit na mainit man siya, mafe-filter na siya nung net, nung plastic, and nung another net. So, filtered na talaga yung sunlight, hopefully, this coming summer. Kasi nakakatuwa pa, ay nagkaroon kami ng enough space para sa aming mga trailing plants. So, yung coco pole po, nabili namin siya sa Choice Garden sa Silang, Cavite. So, just imagine, kung hindi ako nagkakamali, 5 feet ang taas na tong pole na ito. But we got it for only 100 pesos. So, for 100 pesos, ayan, nagsisinga kami kasi parang 10 pole lang yung aming nabili. Dapat pala dinamihan pa namin kasi sobrang mura po niya. And ayan, so tinrail na siya ni Daddy dyan. So 5 feet yung taas ng mga pole na yan. Pero may allowance pa rin sila mula din sa end ng roof na yan. At ang pinaka nakakatawa ay sa itong gitna. Itong gitna ay sobrang taas niyan. Yan o. Oh. Tapos, yung Wave of Love from Monte Carlo Garden kay Tita Tina, yung inilagay namin sa gitna niyan kasi ay symbolizes love. Love sa ating mga ka-planters. And then, dito naman sa isang side na ito, ayan, dito, 3 layers na yan. So, 1, 2, 3. Tapos, meron pa kaming space dun sa baba. Pasensya na, makalat pa sa likod. Dun sa baba, para makapaglagay pa kami ng mga patungan. Kaya, parang ma-maximize talaga lahat ng space. So, dito sa taas na ito, hindi siya kasing taas compared dun sa kanina. So, yung mga naka-fern stick namin, ang aming inilagay dyan. Ayun. Tapos, dito naman, yung iba naming mga plant collections. Ayan, naandyan sila. Tapos, dito sa baba, ayan, may mga pangilan-ilan tayong pangbenta dyan. Ayan. Tapos, eto naman sa kabilang ito, itong pinagpapatungan ng ating mga aglonema. Ano po siya? Namumove siya. So, hindi siya nakadikit doon. So, for example, meron akong gustong ilagay dun sa ilalim ngayon. Tanggalin ko lang siya. Pwede ko na ibaba yung mga halaman or pwede na ako makapaglagay ng kahit ano dun sa ilalim na iyon. Tapos, naging 3 layers din siya. Kasi initially, dapat isang layer lang din yan. Kasi sabi naman, parang magkukulang na yata kami ng bakal. Tapos, nagawa nila ng paraan. Kaya, ayan. Kaya, naihabol pa na meron ganito, yung removable. Tapos, ay nagkaroon din siya ng ika-third layer. Parang ganon. Ayan. So, dito, as you can see, medyo may spacing pa na nagaganap. Pero, ang goal ko sa kanila, sana, ang goal ni Daddy David talaga din, is ma-maintain yung ganyang spacing. Pero mukhang imposible. Kasi, isang araw pa lang wala si Daddy David. Medyo sa part na yun, medyo lumiit na yung spacing niya. Ayan. Tapos, dito din, ito naman yung pag, ito po yung ano natin, yung entrance natin. On our left side, pagpasok natin, 3 layers pa rin yan. So, nandyan yung ating mga Congo, Cardinal. Ayan. Ayan siya. And ito ang isa sa mga sobrang tuwang-tuwa talaga ako. Ito yung sinasabi kong pinaka-masterpiece ni Daddy David. Kasi nung una, ang gusto ko talaga is parang tatlong rack na matataas, single rack na mataas, para makapaglagay ako ng mas matataas na mga halaman. Pero si Daddy, ito yung kanyang naisip. Ayan. Nakapaglagay pa siya ng tuod. Sa gitna niyan. Oh. Diba? So, dito, ang inilagay naming halaman is yung, yan, sina Hoya Carey, sina Peru, sina Brentianum. So, 5 yan eh. May microstictum din siyan, tsaka Piper Sylvaticum. Ayan. Ito yung aming Piper Sylvaticum. Ayan, si Brentianum mag-unfurl na. Tapos,
Yan, meron tayong microstictum tsaka yung neon heart leaf. And dito sa likod. Ayan. So, hopefully, pagdating ni Daddy David, ay puno na tong tuod na ito. Ayan. Tapos, yung mga naka-trail natin dyan, ay nandun na sila sa pinakatuktok. Si Neon Heartleaf, talagang, ang bilis niya lang talagang mag-lash, tsaka mag-trail. So, hopefully, pagdating ni Daddy, ay filled in na talaga yung mga iyan. Ayan. So, ang ganda lang po, kasi dito, for example, sa tanghali, medyo maaraw, pero hindi mo masyadong ramdam yung sakit ng init sa balat. So, filtered talaga yung kanyang init. Tapos, 80% yung net, kung hindi ako nagkakamali, 80% yung nabili namin. Pero ang sabi nung mga taga dito is 70% daw. So, 80% or 70%, okay lang yun. Ang mahalaga is, nilagyan namin siya din ng plastic. So, may plastic po yan. Tapos, yung pinaka-top is another net, pero yung mas malalaki yung butas niya, parang pang suporta lang din sa plastic. Ayan, so sa net naman po, ang pinaka style is yung 70 or 80% na nabili namin sa Silang Cavite, yun yung pinaka nasa ilalim niya, parang pinaka nasa ilalim, tapos ay yung plastic, and then another net na medyo parang palambat style siya, lambat style lang, malalaki po yung mga butas niya, pang suporta lang dun sa plastic. So, nilagyan namin siya ng plastic kasi naisip namin na kapag nagtag-ulanan na, yung bagyuhan na, at least hindi kami mag-worry na baka ma-overwater naman yung mga halaman. And also, yung gilid, yung pinakataas, ayan, so itong pinakataas, yung pinaka-arco niya, dyan sa side na yan, two sides, tsaka yung kabila, wala siyang plastic, net lang. Para at least, pag nag-ulanan, medyo may ampias pa din sa mga halaman. Pero at least, hindi ganoon kalakas yung pressure. Hindi pa rin sila ma-overwater. Hopefully. Then, yung buong greenhouse, nakapalibot po dito, ay 70% ng net. Tapos, kung magtataka po kayo, bakit color black yung aming pinalagay, yung una naming greenhouse is green yung net. Sa una po kasi naming greenhouse, nasa ilalim siya ng puno ng mangga. So, nakakatanggap siya ng napakagandang morning sun, pero at ano pa rin siya, kumbaga filtered na already yung sunlight kasi nga po, nasa ilalim siya ng puno ng mangga. So, dito naman po kasi open tong space na ito, walang puno na nakapalibot. And also, for us po kasi, for me and Daddy David lang po ah, on our own opinion, kapag po kasi green yung net, pag nagtag-init, medyo masakit sa mata. Pero pagka black na net, medyo malamig po sa mata. Tsaka pag nasa loob kami ng bahay ni nanay, pag nakikita namin to, parang ano eh, parang transparent na lang. Parang ang ganda-ganda lang po yung tingnan. Ang malamig sa mata, kumbaga. That's why black yung net na pinalagay namin. And again, we chose 70 to 80% lang po ng net, yung filtration niya. Hindi kami nag-go na, yung iba po kasi nandiyo 70%, pero patong. Kami hindi po. Kasi dito, may mga afternoon sunlight, pero sabi nga na, gusto po kasi namin is may liwanag pa rin yung mga halaman and proper air circulation. So, ayan. So, ito po mga side namin is 70% lang ito. Itong net na ito, nabili yan ni Daddy. Sa Kalambasya, nabili ni Daddy and 70% lang siya. Tapos ay medyo may kamahalan talaga. Parang ang price niya, kung hindi po ako nagkakamali, ay nasa 180, mga 180 ganun per metro yata yung bilihan. I'm not so sure po. Pero mahal siya kasi yung nabili po namin sa Silang, para siyang parang 160 to 180, pero 80% na siya. So, medyo mas mahal po talaga. So, sa mga nagbabalak pong bumili ng net, I'm telling you, as Yerka planter, na medyo may kamahalan sa Kalamba. Kaya po, kung bibili kayo, panoorin nyo po till the end of the video. Kasi po, nakamura kami. Laking mura po talaga namin ni Daddy. Kasi dun sa napagtanungan niya sa Kalamba, yung 80%, nag-range siya ng 280 pesos. Per yard or per metro. Basta yung isang ano po is 280 pesos, which is yung sa amin, nakalimutan ko na lang yung price, pero less than 200 pesos lang po. So, ang laki ng natipid namin. And na-cover up niya na yung buong roof nung aming greenhouse, tapos yung nagamit pa rin namin siya din sa bahay namin. At
Eto naman po siya kapag kagabi. So, nagpalagay yung aking kapatid ng ilaw dyan para daw maliwanag pag isi-check namin sila sa gabi. At kakatapos lang din namin magdilig-dilig. Hello po! This is Mommy, Lovely, Papa Olan, and Kuya J.O. painting the new and improved greenhouse! Say hello naman to the mga planters! Hello mga planters! Po, si Mommy Lovely, ginagabi! Wala na pong pan-labor. Wow, ang sipa. Wala na pong pan-labor, kaya kailangan. Ang sipa, ni Mami. Ginagabi, pagpapintura. Ah, syempre. Wow. Ta-da! Ta-da! Planters, nandito kami sa Balita First sa Silang Cavite kasi po ibibili kami ng 15 meters ng net kasi magsasummer na so kailangan ay makapaglagay na ng net bago masurog ang mga halaman natin. So ang binibili po ni Daddy is 80% yung filtration. Takot tama ba yung term po? So kung titingnan po natin, up close natin. Ayan. So, ganito po siya kakapal, 80%. So, maganda naman, kina naman siya. So, hopefully, this coming summer, hindi masunod yung mga halaman natin. Ipapatong lang namin siya doon sa greenhouse namin, kina Papa. So, 15 meters lang yung bibilihin namin. 160 per meter. Ayan. So, ganyan siya. Ito po sila, ito yung pwesto nila dito sa Balita First. Ayan yung nakalagay, Lanes Presyong Palengke, General Merchandise. Tapos dito po may mga pots din sila.
Ayan, so kung magagawin po kayo ng Silang Cavite, dito pa sa Balita First, pwede po kayo mag-drop by sa kanila, kanakuya, to buy your net. Kasi mura na din po iyan for 160 pesos. Ano lapad niya, kuya? Lapad daw. Di. Di. Lapad daw. 8 feet. 8 feet ang lapad. Tapos, 15 meters yung kanyang haba. Yun yung binibili po namin ni Daddy Baby. Ayan. Tapos, marami rin sila rito mga pots. Meron sila doon yung mga soft pots natin, parang PVC pots. Ayan o, mga naka-promo din po yung kanilang mga paso-paso dyan. Dami rin lang pots. Yung ganito nila, 500, so parang pumapatak siya ng 20 pesos lang yung isa. Shout out po tayo! Panda, I'm a baby panda, I'm a cute panda, panda boy. Ayan, hello hello po sa ating mga minamahal na mga ka-planters. To Miss Rita Aguilar, to Miss Miriam Olino, to Miss Geraldine San Juan, to Sir Marlon Mendoza, to Cyrus Ken Abadilla, Miss Flor Macaraig, to Lola Gina of Nathan Savage Videos and Vlogs. Hello hello din po kay na Ate Rochelle Estrada, Miss Rosalina Inanoria, Miss Sabina Simeon, to Miss Wilma Edesan, Miss Margarita Agoha Bituin, to Miss Jillian LeBlanc, to Architecto Hardinero. Hello, hello din po kayo na J.R. Hangayo, Miss Ophelia Siubal, to Kuya Alexander Borres, to Frank TV, to Miss Elizabeth Urdaneta, and to Miss Nieves Espinosa. At sa lahat po ng ating mga ka-planters, sa mga sa pamilya, at sa aming channel lang, ay Paul Manuel. Maraming salamat po. Sinanas lang ang thank you and God bless. Be safe. Miss you, Daddy. Love you.